Hello guys, ngayong araw mag-change oil tayo ng sasakyan gamit itong ating product Motul Oil. So i-change oil natin yung sasakyan na inayos ni Kuya Dandan. So eto siya, si Honda. So bago 'yon, bago natin i-change oil 'tong sasakyan na inayos ni Kuya Dandan, i-kwento muna natin kung bakit 'to napunta dito. So actually itong sasakyan na 'to, totally dead 'to. So hindi 'to umaandar. Kinuha 'to ni Kuya Dandan sa Talisay, kila Kuya Steve. Yan. So ano 'to? Inan na 'to ni Kuya Dandan, tawag diyan tinowing. Hindi. Hinila niya papunta dito sa subdivision garage. Subdivision garage. Kaya yan, kung makapapansin nyo, meron pang, ayun tawag dyan, meron pang panghila tong sasakyan, hindi pa naaalis. Kasi hinila lang to papunta dito sa subdivision. So actually ako sana yung kasama niya paghila nitong sasakyan galing sa Talisay, sa Sabang, papunta dito sa Goa, sa amin. Kaya lang, hindi ako pinayagan ni nanay yung mga time na yun. Kaya si Kuya Fabian na lang yung kasama niya kasi ayaw daw ako ni nanay mahiwalay sa kanya. Ngayon, so ngayon nandito na siya, naayos na siya ni Kuya Dandan, umaandar na siya, tumatakbo na. Kaya ngayon ang gagawin namin, i-change oil na namin siya. So papakita namin sa inyo kung paano siya i-change oil gamit ang ating Motul product, multi-grade plus 10W40. Sige. Hell no. Change oil lang namin si Honda. Inabot kami ng ulan kanina kaya hapon na lang namin to sisimulan. At si Kuya Dandan umalis pa. Layas yung makina, layas yung mekaniko. Nakalift na yung mahakyan. Pumunta muna kami kanina sa 101. Bumili kami ng mga gamit kasi yung mga unang gamit ni Kuya Dandan is retired na. So ito naman yung mga bago. Pinaretiro niya na yung mga gamit niya. Kaya bumili kami ng bago. Gagamitin na ni Kuya Dandan yung mga bagong panglaban niya. Kasi nag-retire na yung mga unang panglaban. So ang una namin gagawin is what? Bleed out the oil. Ilabas yung dapat ilabas. Ilabas na yung dapat ilabas. So yun, bagong stainless yan. Drainage ng oil. Ay. Ayun no. Didugoan. Posit na lahat. Ano to? Dead unit. Dead unit. Almost 4 months na hindi umaandar. Kasi almost 4 months na pala tong Honda na to na hindi umaandar. Kaya yun, ni-repair muna lahat ng mga electrical system. Yun, ni-repair pala to ni Kuya Dandan yung lahat ng electrical system. Kaya sabi ko kanina, ito ay totally dead na dinala dito yung sasakyan. So mamaya tingnan nyo later kung paano umandar tong sasakyan ito pag natapos na namin change oil. So dito ka lalagay ng oil. Maraming kulang. May leak kaya ang makina, may leak. Yan o. Grabe ang leak ang makina. Kaya pa lang basa. May leak pa pala yung makina nito. Dapat yan i-alo. Bagong oil. Going to use that Motul oil. Mukhang patapos na yung oil.
Ubos na siya. Nasa ilang litro na lang kaya to? Ano, tingnan mo. Black na black na. Ito pindili. Ang daming leak ng makina hanggang sa baba. Sorry, baby. Kaya pala kanina pag-check ko, yan o. Ano yung mga leak? Galing mo yun, paano yung pinag-check na stuck. Stuck yung unit. Maraming dumi. Maraming mga langgam. Stuck for 4 months, almost 4 months. Kaya yan, marami ng mga langgam sa loob ng sasakyan. Hindi pa naman siya nalilinisan. Na, napagalog ka naman palahanap ng ano? Ang mga piyesa sa computer ko. Saan ang computer box? Bakit yung uwang dyan, sa loob. Saan mga pintuan dyan. Ah, nandiyan ang computer side. Yung computer box, nakatiwang-wang pa, pero good na, running na yung engine. Habang hinihintay naming madrain yung oil, syempre, snack muna, bumili si Kuya Danda ng pizza. At nagpatimpla kami kay nanay ng kape. Yeah, snack muna tayo. Anong tawag sa change oil niya, Kuya Danda? Change oil na. Hindi pressured. Hindi pressured, yo. Kaya mag-i-snack muna tayo. Steerer. My straw. Where you put my straw? Me. It's mine. Okay. Alita. Yan. Binaba muna ni Kuya Dandan para pantay na. No, don't know. Bumus yung counting oil sa kabilang side. No. Kaya ganyan ginawa niya. No. No. Baka kumalayo. Ang tanong eh. Kung lumayo. Hindi tanong na. Sign. Yan. Gatilyo. Yan. Okay. Oh! Musta? Lumipad. Lumipad. Lumipad yung oil sa lalim. Yung oil na lalim. Okay. Bawasan natin. Sobra. Bawasan muna natin yung oil sa ilalim. Yan, tamo. Na-stuck pa ito ng 4 months. Yan na yung used oil. Sobrang itim. Kaya kailangan nila change oil. Yan ang mga teknikan. Tingnan nga natin sa ilalim. Ilabas lahat ng dumi. Diba? Labas lahat yung dumi ng makina, yung used oil. Yan yung leakage ng oil. Ano yan? Distributor. Distributor. Yan o. Dyan daw, dyan dumadan lahat ng oil. Lumabas. So, ngayon, anong gagawin mo dyan? Lilinisin. Aha. Yung kinakailangan palitan ng oil, palitan. Kung gusto mo lagyan ng sealant o gasket maker o kahit ano. Para hindi na mag-leak. Kasi yung itsura ng makina ay parang ginagamit sa sakahan. So, linis muna. Anong gagamitin pang ano dyan? Pwede silicone. Ano yung dati na yan, yung orange? Nilagay na lang yan pagka ano, kasi kwento nung may-ari itinatiming daw yung distributor,
hindi niya maipasok, hindi niya maitiming. Binaklas yung makina. Cam cover kasi. Cam cover itong cam cover binaklas. Mm. Kaya inagyan ng pandikit yung ano. Kinlagyan ng ano parang sigang. Yan pala history nito. Ano yung pwedan? Silicon. Ayan na yung silicon. Yung gasket maker. Pwede, pwede gasket maker, pwede yung... Huwag lang yung pandikit sa papel. Gaw-gaw. Pandikit sa saranggola. Yan ang silicon. Kaya nabalik na ni Kuya Dan yung distributor. Well, back in business. Kaya sinama na namin yan sa pag-change oil. Document na natin to. So yung oil filter nito nasa ilalim ng intake manifold dyan. Yung kulay blue dyan. Yan, yung kulay blue, yan yung oil filter. So, bagong-bago pa lang yan, kakapalit pa lang daw niya ni Kuya Dandan nung pagkuha niya nitong sasakyan. Kaya, no need natanggalin kasi bago naman. Dito lang namin ito ginagawa sa bahay namin. Sa subdivision garage. Subdivision garage. Kaya kung magpapa-change oil kayo, meron kayong sira na sasakyan, ano man yan, just message Kuya Dandan. Okay? Just look at under the description. Anong man daw mutan kagayo nang kagawang kang makina nga? Pera akong kang makina nga, nit nan. Waragak, waragawagak sa itihamak na nga. Babalik na ni Kuya Dandan yung drain plug. Nag-video kayo ko, guwapo kung ano. Yan, nasa likod ko. Baba na! Sa aircon, no? Nga rin? Compressor kay aircon, nga no, brand new. Yan? Yan, oh. Pambihira. Yan, oh. Magayon nun. Brand new. Brand new. Kaso sa lahat ng nyo, hindi ito na. Ito yung nahuling umandar. Kawawa kang bata ka. Number 17? 17. Okay, that's number 17. Okay na. Okay. Higpit na. Pagugulaman, mabibirgin ang bagong sandata. Sarap. Parang honeybee. Honeybee. Gayon. Ang linis naman. Yan ang oil na motol. Motol multi-grade plus. Hindi talaga. Hindi, no? Busog na naman ang makina. Right.
Check muna, check. Good. Check. Lipstick. Later, pag ano, pag baba ng ahede. Sige. Okay muna natin. Sige na. Nasaan naman? Pag baba ng site, hintay natin. Nilagay muna namin ni Kwedandan yung oil, but hindi muna namin inubos. Engine start muna ni Kwedandan para mag-circulate yung oil sa makina. Sige, tingnan mo kung paano tumandar. Para mahiling mo na ang makina. Wala nang vibration.
inay si Kuya Dandan kung bakit hindi siya tumatakbo. Hindi siya tumatakbo. Ngayon na naayos na ni Kuya Dandan to. Yun. Kitang-kita niyo naman sa video. Moving on. Ready to roll again. Yan yung computer box. Saan niya nakatago, Kuya Dan, ang computer box? Tapos ang aring video, successful yung change oil natin, pati yung motor oil natin. Kung mapapansin nyo naman kanina sa video, napakaganda na ng takbo ng makina, napakatining, napakasmooth. Yun, kaya motor oil kayo dyan. Sige, shoutout nga pala kay Brad Mac Fabro sa Laguna. Sino to? Aray ko. Si Brad na Wilson Mercado. Hello sa inyo dyan, mga kaibigan. Yeah, shout out. Sige. Hanggang sa muli. Pedan. Hanggang sa muli. See you again.